Hello, hello, hello everyone! So nakita nyo naman ang aking little teacup. Ibig sabihin, simula na ng ating 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. And for this afternoon, ang bisita natin ay obviously hindi pa senior, pero siya ay laging naglilingkod sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. Let us all welcome today, Councilor Mark Anthony Santos. Hello, Cons Mark. Samahan mo kami sa pag-inom ng tsaa. Mag-hello ka muna sa ating mga viewers. Maraming salamat, Doktora. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat at nagbigyan po ako ng pagkakataon na maging bisita ngayong araw nito ni Doktora. At umaasa po na magiging maganda ang aming usapan. Siguradong-sigurado yan. So samahan nyo na kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Alam niyo off camera, nagpe-prepare na ako nitong tsaa. Kasi alam niyo naman, di ba, lolos and lolas, ito ang aking trademark. Pagka nakita na ang little teacup, ibig sabihin, simula na ng ating programa. Eh, kanina piniprepare ko, pero for the first time, yung bisita ko ang gustong mag-pour ng tsaa para sa akin. Hindi ako masyadong handa. Ibig sabihin, very gentleman itong ating bisita ngayon. Salamat at backgrounder lang yan. Kasi ibig sabihin, ang bisita natin ngayon ay tunay na mukha ng paglilingkod. So, off camera yon ha, pero second nature sa kanya yon. Kaya ako yung nag-uumapaw talaga ang kalooban na umoo siya sa ating imbitasyon. So, Cons Mark, eh talaga namang, ikaw ba'y taga Las Piñas talaga? Ah, Doktora, ako ay tawag nga nila ay Taal na taga Las Piñas. Ooh. Born and raised, ang aking magulang, ang aking father ay, at mga lolo, lola, ay mga original settler siguro nung araw pa sa Las Piñas. So, doon po ako pinanganak at doon ako lumaki at doon na po ako natapos ng pag-aaral from elementary to high school at hanggang ngayon sa Las Piñas pa rin po tayo. Talagang ano, yung mga lolos and lolas natin dyan, taga Las Piñas ha, tignan nyo pagkaganda-gandang lalaki nitong ating bisita. Eh syempre naman, kailangan we live up to the topic kasi ang sinabi mukha, hindi lang naman sinabi yung paglilingkod. Maraming naglilingkod pero hindi ganyang kagandang mukha ha. At sinabi nga, Taal na taga Las Piñas. Ang iyong bang lahi ay nasa public service talaga? Tingin ko ganun ang linyada ng aking pamilya. Ang uncle ng father ko used to be the mayor of Las Piñas during the 60s. Ang father ko po ay naging isang barangay captain at naging konsehal din po. At ngayon po naman, ako po naman yung kasalukuyang nanunungkulan bilang isang miyembro ng city council din po. Medyo, yun po ang line namin. Siguro, bloodline siguro ang tawag doon, Doktora. So, at nakakatuwa naman at naging kahit tayo ay isang independent candidate, sinusuportahan pa rin tayo ng mga tao hanggang ngayon sa Las Piñas. So, anong pala yan, no? Lahi-lahi pala talaga, no? From one generation to the other. Pero ang pinag-uusapan dito ay hindi yung politics. Ang pinag-uusapan dito ay yung pusong naglilingkod, kung paano napunta ba, kahit baka dugo mo, eh sa dami naman ng kapamilya ninyo sa Las Piñas, pero bakit mga tukoy lang na tao yung napunta talaga sa public service? Pero bago tayo dun sa serbisyo publiko, nung maliliit ba kayo, eh laking lolo't lola ba kayo? Hindi naman masyadong lakit lolo at lola. Siguro every weekend, meron kasi kaming family parang family, sort of a family reunion. Kasi yung lola at lola ko sa ibang city napatira. But basically, every weekend, meron kaming lunch family. Wow. Pati yung mga cousins ko. So, naging part ng ano namin, yung tradition namin. So, every now and then. So, pero syempre, nung bata pa ako, madalas syempre pag yung lola at lola, di ba? Excited doon sa mga apo. Mm-mm. Ang nangyari nga, nung medyo lumalaki na ako, ang ginawa ng lolo at lola ko, kinukuha din ako.
doon sa Las Piñas at dinadala ako doon sa tirahan nila sa Pasay. At yun eh, naging malaking bahagi ng buhay ko, yung experience ko. So does it mean favorite apo ka na talagang kukunin ka talaga para makasama over the weekend? Right, kasi ako yung the eldest doon sa family namin. So ako yung unang apong lalaki na paborito. Siyempre, ganun ang nangyari, paborito. Medyo spoiled din, pero naging malaking bahagi ng buhay ko yung pagiging independent. Imagine nung araw pag pumupunta ako sa Pasay. Siguro 8 years old pa lang ako, nagbabiyahe ko from Las Piñas to Pasay mag-isa lang. Kinaya mo na yun. Yes, na-traveler ka na talaga, yes, bata pa. Bata pa ako at yung naging experience ko rin bilang pagpunta dun sa lola at lola ko, naging yun ang nag-mold sa akin ng paglaki ko na maging talagang independent. Ano nga, parang wanderer ako nung bata ako eh. Kasi, so sa side ng lolo at lola mo, pag pumupunta ka, walang bata, ikaw lang ang bata. Ah yes, ako lang. And sa Las Piñas naman, marami akong mga kamag-anak, mga cousins. Pero doon sa lola at lola ko, ako lang talaga. Ako, dito ang apple of the eye, yes, talaga. Sa'yo nakatutok. Oo, yun ang ano doon. And then, binibigyan din nila ako ng laya nung araw na talagang maglakad sa Pasay nung araw. Pupunta ka doon sa park, sa Ross Boulevard. Tapos nung una, sinasamahan ako ng lola at lola ko. Ang nangyari, after that, ako na lang mag-isa eh. Hindi, masayang masaya ka. Kasi hindi naman pala ikaw kinontain, yes, no, doon sa bahay. Kundi freely, nagagawa mo lalo yung gusto mong gawin. So hindi ka naman napapagalita? Nakatikim ka ba ng mga sermon? Ay nako, syempre it's part of growing up. Ang pagiging bata, syempre, lahat susubukan mo eh. Minsan, kagaya nung pag nagkagala ako, minsan inaabot na ako ng hapon, syempre nag-aalala yung mga ating lolo at lola. Pero yun nga, tama yung you learn from your mistakes, di ba? And it's part of growing up. Kaya maganda naman, ang alam mo ang pagkakamali ay dapat tinatama. Kaya ang mga magulang, ang mga lolo at lola, yan ang papel nila sa buhay. And ang maganda nun, kahit yung magulang mo, pag naitama ka, parang fulfillment nila yun dun sa pagiging magulang. At yan, you pass it through generations. So hanggang ngayon, yung mga tinuro ng lola at lola, ng nanay at tatay, na ibibigay ko din doon sa mga anak. So, na-passing on na. Yes. So, lolos and lolas, I'm sure na-affirm kayo ngayon, ha? Na ibig sabihin, yung mga pinaghirapan nyo noong unang panahon, pag malalaki na yung mga apo ninyo, pinapasa pala nila yon. Of course, yung mga happy memories lang. Hindi kasali yung mga negativity. Kasi minsan, ang lolos and lolas, may mga pinagbabawal talaga sa atin, eh, di ba? Mga particulars nila. Yes, pero sa side naman, pagka nandun ka naman sa mommy and daddy, sino ang disciplinarian? Mommy ba o daddy? They're both eh. Actually, my mom is a public school teacher. And ang dad ko isang employee at labor leader din. So, maganda yung kombinasyon nila. Yung mom ko, sa eskwela, public school teacher, kahit papano, may time din siya para maging teacher din sa bahay, hindi lang sa eskwela. At yung father ko naman, syempre siya yung talagang haligi ng tahanan. At makikita mo, as a public official also, nung araw, makikita mo yung maganda yung mga nakikita mong experience nung araw. Lahat ng tao pumupunta sa bahay nyo, nakakahalubilo mo. Mm-hmm. Kasi pag barangay captain ka, lahat ng problema ng barangay sa'yo eh. Mm-mm-mm. So, it's part of my growing up. So, nung lumalaki ka, talagang ang bahay ninyo exposure, ay hindi nyo lang bahay. Ito ay bahay ng bayan. Buong barangay. Buong barangay, So, maliit ka pa, exposed ka na. Right. So, extrovert ka na rin, ibig sabihin. Kasi hindi ka nabigyan ng chance na maging introvert Una, nagbabiyahe ka na, 8 years old pa lang. Pangalawa, nature talaga ng mommy mo, people-oriented, kasi nagtuturo. Right. Plus yung dad mo, hindi lang dun sa barangay, kundi as a labor leader, ibig sabihin, takbuhan talaga siya ng mga tao.
So, early on, na-expose ka na na ang buhay nyo ay hindi pang pamilya lang. Tama. So, you have a bigger family. So, hindi ka naman naiinis no na time na para kumain kayo, di kayo makakain kasi dami-daming tao. Wala bang ganon? Ay, syempre, there's a time na minsan gusto mo ng privacy din, ano? Pero alam mo, nung naging barangay captain kasi yung father ko, mga 7 or 8 years old ako. Eh. So, yun yung ang talagang time na doon pa lang nag-grow ikaw, di ba? Yung utak mo, doon pa lang gumagana. So, parang normal na lang sa amin, sa pamilya namin, yung maraming tao, may problema. So, kami, at the same time, naging magandang experience din sa amin yon. Kasi it made me strong as a person. Yung nakikita mo yung father mo nagsisilbi sa tao. So, innate na yun eh. Kahit anong mangyari nga, siguro yun ang ano, pinakamagandang experience ko sa buhay ko. Na nakita ko sa father ko, sa nanay ko, na yung pagtulong iba talaga eh. Kasi no amount of money or any material things na talagang kayang pantayan yung ganung ano, yung service sa tao. Iba, so, Consmart, nung nakikita mo yan, sabi mo, way of life niya na, normal na. Pagdating mo ngayon ng school, syempre, ibang usapan na yan. So, as a student, paano yan? Leader-leader ka na rin ba? Kasi parang sa'yo, normal eh, di ba? So, sa classroom, parang naging second nature ba sa'yo to be a leader? O mas ano ka doon? Mas tame ka, iika nga? No, it may be a, ano, parang a leader din in school kasi napansin ko na parang normal sa akin yun na, for example, may mga group work kami sa school, talagang ako, hindi mo ako pwedeng makita ng tahimik lang eh. Oo. Talagang kailangan, feeling ko na parang ginagawa ng father ko, dapat sinishare ko din sa school, di ba? So, without me knowing it, na-develop ko yun, yung leadership style nung father ko nung araw. And then, of course, importante yung kung paano mo itrato yung mga tao, yung kaklase mo. Ang importante yung respect eh. Mm-hmm. Kahit ikaw isang leader, importante yung mga tao mo or mga kasama mo, nire-respeto ka. Kasi tingin ko you'll not be a successful leader pag if you don't respect your people also or your friends. So. Pero madali sa'yo kasi magaling kang makisama. Parang natural sa'yo na parang ang tingin mo sa tao, hindi ka namimili ng tao. Yes, right. So bukas ka lagi sa mga taong ito. So pagdating ng college, naging iba ba ang takbo? Naging ganun ka pa rin? Outgoing ka pa rin ba pagdating ng kolehiyo? Kasi mas matured ka na ngayon. O nag-iba na ba ang priorities mo when you were in college? Actually, nung college, dire-diretso eh. Pareho pa rin. But this time, parang nagpa-plano ka na rin for the future. Di ba? Pero of course, hindi mo rin alam kung ano mayayari sa'yo. So, mag-focus ka talaga sa pag-aaral. And then, after that, secondary na lang yung siguro magiging ano ba ako. Di ba? Siguro gusto kong maging abogado o ano. Ganun pa rin, pagtulong pa rin lahat eh. Diba? Oo, o doktor. Siyempre, lahat naman tayo may pangarap sa buhay. And natatandaan ko nung bata ako, sabi ng father ko, ikaw, Mark, ikaw mag-abogado. Sabi dun sa second brother, yung brother ko sumunod sa akin, ikaw mag-doktor. Sabi niya, isa mag-piloto. In-assign na. So, hindi naman nangyari lahat, pero at least may direksyon. So, makikita mo yan, pag nag-aaral ka, kailangan talagang magsipag ka, di ba? So magandang guidance yon ng mga magulang. And then, naisaling ko din yon sa family ko. So, I'm very happy. Pero ano talaga yung pinangarap mo? Siyempre, mag-a-apply kang college, yes, no? Entrance. Ano yung goal mo talaga sana, nung una? Oo, talagang nung araw gusto ko mag-lawyer o mag-abogado. Okay. Pero during the 80s kasi, nung pagpasok ng early 80s, na parang fad nun yung maging engineer eh. So lahat ng friends, kaibigan ko, kaklase ko, we tried entering the college. Parang engineering kami during that time. So, hindi pa naman sureball yun eh. Pagka ganyan sa grupo, di ba? Tama. But at least, pinilit ko rin talaga. But hindi mo nga alam yung magiging destiny mo sa buhay eh. Na meron palang iba. Di ba?
But hindi naman ako nagsisisi dahil yung ginawa ko nung araw ay nagagamit ko pa rin naman ngayon. Yung discipline sa eskwela, sa pag-aaral, dala-dala ko pa hanggang ngayon as a public servant yun. Pero during college, alam mo na ba na papasukin mo itong political arena? Ako may... May inkling ka na ba? Meron na rin siguro during that time. Kasi yung mga... Nung nag-umpisa yung sanggunian ang kabataan nung araw, oh, talagang sabi nila tumakbo daw ako. Pero sabi ko, nakafocus ako sa pag-aaral. Pero tutulong na lang ako, sabi kong gano'n. Oh. So yung mga sports activities nung araw. Kasi ako, mahilig ako mag-basketball. Oh, so, kasi yung height mo talaga. Yung height ko, konti lang matatangkad nung araw. Diba? So medyo nag-excel naman ako doon at nagamit ko naman yon, lalong-lalo na sa mga kabataan. Talagang, kasi 80s, yung mga bisyo talagang dyan na pumasok eh. At malaking bagay yung ma-encourage mo, ma-influensyahan mo ang kabataan sa mga sports activities. Pero Consmark, ibig sabihin during that time na ang priority mo ay pag-aaral, pero may mga tao nang nakakakita, may eye na sa'yo na ito possible talaga to. Kasi sabi mo nga, nung araw sa kabataan ho, na abutan ng lolos and lolas, titos and titas yung SK, sangguniang kabataan. So, hindi mo pa forte, hindi mo pa pinapasok, pero ikaw, hino-hone ka na nila. Yes, kaya lang, it was a decision on your part na patatatagin mo muna yung sarili mo. Tama. So, kailangan mo na yung basic foundation talaga. Right. Pero hindi ka naman agad nag-jump into the politics agad, di ba? Nag-career ka muna eh. Yes, so. Gano'ng katagal ka sa career mo? Actually, I just recently retired from my, ano, from my career na, ano, as an airline supervisor. But, ang nangyari, after school, hindi rin ako nakatanggi. So, dun sa politics, I was invited to run as a barangay kagawad na. Talaga? During that, I was the youngest elected barangay kagawad. Dun sa barangay namin, 1988 yata yun. Grabe during naman. That so, time. Fresh graduate ka pa lang yan. Hindi ka pa nagtatrabaho. Hindi pa. So, after that, nakahanap ako ng trabaho. So, dun nagsimula yun. So, tuloy-tuloy na yun. Ang galing naman. Teka muna, ibig sabihin na una ka munang magbigay bago ka kumita. Right. So, tama. Kasi diba, tagawad eh. Palabas talaga yan. Pagtulong talaga. Tapos, ang bata-bata mo pa no? Pero inuna mo na yon. Sige na, nagbigay ka na ng sarili mo. Kasi parang during that time, hindi na ako makatanggi eh. And then, of course, I have to ask the permission of my father, my mom. Sabi ng father ko, sige, okay naman yan. Magandang training ground yan, di ba? In the future. Pero, syempre, maghanap ka muna ng trabaho, di ba? Nag-aaral ka na eh, di ba? So, actually, hindi ako nahirapan maghanap ng trabaho. Kasi, pag yung sa job interview, nagulat sila eh. Kasi, bata pa lang ako, parang... Mature na. Mature na, tsaka parang laking kalye eh, di ba? Nung araw. Kasi, babad na kasi. Na, may tawag nga sila, parang may pagka-street smart siguro ako nung araw siguro. Kaya. So, does it mean na yung una mong trabaho hanggang ending, yun na ang trabaho mo? Doon ka na talaga? Yes, kasi... Naging loyal ka dyan sa company na yan. Yes, naka 39 years ako doon. Wow, let us praise the Lord! Oy, 39 years, hindi joke yun ha. Mukhang ibig sabihin, minahal ka ng kumpanya. At right, minahal mo rin ang iyong kumpanya. Napakaganda nung trabaho ko kasi naikot ko ang buong mundo dun sa trabaho ko. Sarap, sama tayo. Nang libre, di ba? Nang libre. Doon yung naging experience ko talagang, yun ang nag-inspire din sa akin na bakit dun sa ibang countries, di ba, nabibigay nila yung mga services nila, yung mga first world. Pero meron din naman mga third world countries. But sabi ko nga, this is the best talaga na job that na siguro a company can offer sa mga tao. So, ang maganda, parang father ko rin, naging labor leader din ako dun sa company. Oh. So, nagkaroon din ako ng time for public service and
nahati ko din. So, nakakapag-leave ako. So, imagine ayaw kang tantanan, ano, nung service, yung being a leader. Kasi nung nandun ka na sa company mo, syempre, leader ka na talaga, supervisor, executive, ekna, di ba? Pero yung mga tao, parang is it a union? Ano bang tawag sa ganyan? Parang may association kayo na... Yes, oo. Doon kasi sa Philippine Airlines, so may tatlong union doon, yung mga pilots. I was an international flight purser, so ako yung supervisor ng mga flight attendants, and then yung mga ground employees, tatlong union yun. So may kanya-kanyang negotiation yun sa kumpanya, and then may... So kami yung nagbo-bargain sa kumpanya para to increase the salary. And, so pag sinayin mong leader ka nun, ilang tao yun? Ah, ang members namin during that time, siguro when I started, mga 1-5 lang. 1,500 lang. 1,500. Nilalang niya yung 1,500. Pero umabot din ng mga hanggang 3,000 eh. Grabe. 3,000 yun. So, very fulfilling yung pagiging isang leader na manggagawa. Kasi, nakakatuwa, pinaglalaban mo yung rights ng lalong-lalo na mga kababaihan. Because there was a time na, I can say na parang discrimination din eh. At yun, ipinanalo namin hanggang Supreme Court yun. Wow. Yung pareho na yung retirement age ng babae at lalaki sa kumpanya. At yung mga additional benefits at par so na din. So dati pala, there was a time, hindi pantay yung retirement age? Yes. So, talaga, ano, mas maagang nire-retire ang babae kaysa sa lalaki? Right. Kasi nung araw, parang 55-50. So inangat namin ng inangat yun. Oh. Mm-hmm. So hanggang umabot sa 60. Ang galing. Para pantay na. Yes, so alam mo, sa ibang countries, balik na naman tayo kasi ang mga nanonood ngayon, mga senior citizens, di ba? Oo, oo. Alam mo, ang medyo, kasi nakakapunta tayo sa ibang bansa, nalulungkot lang ako sa Pilipinas din. Siguro yun yung ano ko, na ang mga senior citizens, after reaching the age of, sa government siguro or other companies, mga 65 eh, di ba? Compulsory retirement. Maximum na, oo. Pero sa United States, walang age limit nun ang trabaho. Basta kaya pa, basta no? Basta kaya pa, oo. So sa atin, ang hirap, di ba, yung pag senior ka na, pensionado ka na, hindi ka na pwedeng magtrabaho, hindi ka na kinukuha ng mga kumpanya, di ba? Parang it's a no-no. Oo. Makita pa lang na kung ang tanda na niyan. Pero pag inisip natin, kaya nagkakasakit yung mga senior citizens, eh dahil hindi na sila productive. Diba? Tama. At yung ginagastos ng national and local government dun sa healthcare program natin, tumataas yun. Kasi pag nagkakasakit ng mga seniors, eh ginagastos na ng lalong-lalo na sa Pilipinas ngayon. May universal healthcare tayo. And then of course, dun sa mga sa like doon sa city namin, may mga free hospitalization yan, di ba? So lumalaki yung overhead namin doon, pati sa budget, na instead na maibigay natin sa education, sa housing. So kailangan may balance eh. May balance. So nung nakikita mo lahat ng yan, ConSmart, di ba? Sa abroad, iba-iba. So tayo talaga na pag-iwanan pagdating sa pangangalaga sa mga senior citizens? Hindi naman masyado siguro. Ang tingin ko, ngayon lang, parang nung 80s lang nagkaroon kasi nung ano eh, nung yung senior citizens law. Mm-hmm. Medyo late din talaga late tayo. Mm-hmm. Late din tayo. And then of course, yung importante kasi yung healthcare program din. No? Hindi mo ma-distinguish kasi. Sa ibang countries kasi wala namang age na pwede tatawagin ka senior citizen. Ang bottom line kasi doon is yung healthcare program. Mm-hmm. Diba, oh? Sa first world countries, basta na-hospital ka, kahit hindi ka senior, libre ka. Eh sa atin, dahil nga medyo kapos pa yung mga pondo ng gobyerno, hinahabol natin. Kaya nga may mga discounts tayo, senior citizen discount, sa pagkain, sa gamot. So I think we were in the right direction actually. Mm-hmm. Oh, maganda naman yung direction natin. Hindi ko naman masabing huling-huli tayo, but may mga batas na kasi, kaya expanded senior citizens act,
So marami naman, okay naman tayo tingin ko sa ngayon at medyo nahuli lang talaga. Nahuli lang. Pero hindi naman super huli. Oo. So late naman, better late than never. Never, right. Oo. So lolos and lolas, nakikita ninyo, no, napaka-broad, napakalawak ng pananaw ng ating bisita ngayon kasi from all over, nakita niya, na-expose siya yung buhay niya sa iba't ibang bansa. Kaya parang pagdating dito, nakikita niya kung ano yung pwedeng ma-improve. Kasi, syempre, may comparative analysis din tayong tinatawag. Kaya siguro ito ang dahil pa natin pwedeng pag-usapan, Cons Mark, ano? Pero sana pagbigyan mo pa kami para sa susunod na Lunes ay matalakay pa rin natin. At paano mo ba na-address din yung paglilingkod mo sa mga nasasakupan mo sa Las Piñas? Pero yung lolos and lolas mo ba, wala na? Ay, unfortunately, parehong wala na sila, oo. At pero hanggang ngayon yung kanilang mga ano pangaral at mga advices hanggang ngayon dala-dala ko pa rin yon. Bit-bit talaga. Bit-bit ko pa rin yon. Kaya pag nakakita ko ng mga senior citizen na re-recall ko yung mga memories din ako talaga sa lolo at lola. Kumusta ang mommy and daddy? Buhay pa ba? Wala na rin. Parehas. Oo, anong parehas. Age sila? Nawala sa mundo. My mom died of in a very young age siguro, mga 62 lang ang mom ko. Pero senior pa rin ho. Nakaabot siya ng senior. My dad passed away siguro mga 73 years old siya. So pareho pa rin bata eh. Sabi nila bata pa rin for being a senior eh. Pero salamat sa Diyos, no? Kahit pa paano, nakaabot pa rin siya. Nakita nila kayong lumaki, tama. Nakita ang mga apo talaga. Hmm. At nakita ka ba nila na naging konsehal? Ah, yes, both of them. Oo, mm-hmm. Na talagang very proud sila nung when I entered the city council or when I ran for councilor. And kitang-kita mo, pag very proud eh, yung mga parents. So kahit sino naman siguro, no? Pero sila yung ano eh, sila yung nagka-campaign para sila sa'yo. Sila ang cheerleader mo talaga. Sila yung nagte-text or tumatawag sa mga kamag-anak para suportahan ka. And so, Cons Mark, ibig sabihin, kailangan mo ba i-give up yung career mo para pumasok ka dito ng full-time sa pagiging konsehal? Sa ngayon kasi, yung full-time na akong konsehal. Oh. And ang maganda kasi, yung committee ko sa City Council, sa informal settlers, ako yung chairman, and then yung sa housing and land use. Kaya nga, may advocacy ako talaga ngayong sinusundan or tinatahak, lalong-lalo na dun sa socialized housing. And it's very timely na ang Pangulong BBM, yun ang kanyang flagship project ngayon, yung Pambansang Pabahay Program. Ayan. Oo. So, lolos and lolas, mukhang interesante tayo dyan sa topic na yan. Kasi, alam mo naman, Cons Mark, pag tumatanda, iniisip talaga yung maiiwanan. So, paano nila magagabayan, no? At least, mabigyan mo sila ng konsuelo na sa pag-alis nila sa mundo, may mga ganitong mga programa na hindi madidehado yung kanilang mga maiiwanan. Mabuti ng mabuti kung may kakayahan tayo magpamana ng bahay, di ba? Pero syempre, given din yon, alam natin na may kamag-anak tayo na kapos. At di ba, gusto mo rin naman silang maanggihan ng biyaya. At may mga ganito palang programa, no, sa inyong lugar na pwede nating madiscuss sa susunod na Lunes. Pero lolos and lolas, aanyayahan natin, alam nyo, sa araw na ito ng Padre Pio. Si Padre Pio ay hindi lang naman patron para sa mga may sakit. Alam ho ninyo, si Saint Padre Pio ay patron saint of Civil Defense Volunteers. Patron saint din siya ng stress relief at patron saint din siya ng mga adolescents. So ibig sabihin, kung ito ang area ni Padre Pio, yan din yung mismong ginagawa ng mga taong lingkod, taong bayan na naglilingkod sa bayan. Kasi mga volunteers, di ba? Yung mga may ganito, may mga advokasya kayo eh, may mga programa kayo. At ang isa sa mga sinabi ni Saint Padre Pio na paalaala sa ating lahat ay joy with peace is the sister of charity. Serve the Lord with laughter.
So Joy with Peace, yung pala yung magkapatid no ng charity. Joy with Peace is the sister of charity. Serve the Lord with laughter. At dinugtong pa rin ni Saint Padre Pio, ang sabi niya, "Oh, how precious time is. Blessed are those who know how to make good use of it. Oh, if only all could understand how precious time is. Undoubtedly, everyone would do his best to spend it in a praiseworthy manner." So ngayon sa ating pakikipagkwento kay Cons Mark, nakita natin how precious yung time na binigay ng Diyos sa kanya. Naubos niya yon no, ng kakalingkod. Pero kasama nga lang, merong masarap siyang nagawa sa buhay niya na hindi natin nagawa. Ano yun? Mamasyal. Siya, nagkumikita na siya, namamasyal pa siya. Yung pala, yun ang magiging pundasyon para sa iyong mas ganap na paglilingkod sa iyong bayan. So, anyayahan natin ngayon si Cons Mark Anthony Santos na tayo ay pamunuan sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Leadership is hard to define. Lord, let us be the ones to define it with justice. Leadership is like a handful of water. Lord, let us be the people to share it with those who thirst. Leadership is not about watching and correcting. Lord, let us remember it is about listening and connecting. Leadership is not about telling people what to do. Lord, let us find out what people want. Leadership is less about the love of power and more about the power of love. Dearest Lord, let me be your face of service. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Happy Feast of Saint Padre Pio. Bye-bye. We'll see you again Monday. Mm-hmm.